Ano na naman tong pinagsasasabi nyo? Hello mga kabata. Ano na naman ba yan? May galit na galit, Mr. Kapoor. Galit na galit. Basta talaga. Mayamot. Mukhang nayayamot. Eh, kasi naman talaga nakakayamot itong mga fake news. Ayamot kayo, lalabasan ko kayo ng gap. Oo. Lalabasan ko kayo ng katotohanan, Mr. Kapoor. Pero syempre mga kabata, helmet today sa Barber Happy Day. Sa lahat ng mga bagong pasok. Sa channel to, please don't forget to click the subscribe button, tayo na bell para lagi updated sa lahat ng mga ine-epalang sinasawsawa namin ng video kapar. Ito nga sinasabi ko. May bagong upload po si Prof. Doc Shelo Magno. Para yan sa mga nagpapakalat ng fake news at misinformation. At misinformation. Kaya nga. Ito, panoorin nyo. Ano na naman tong pinagsasasabi nyo? Na bumaba o nawala ang korupsyon ng panahon ni Duterte. Okay, evidence-based po tayo. Tingnan natin itong Worldwide Governance Indicator ng World Bank. At ikumpara natin ang Pilipinas dito sa ASEAN 5, Indonesia, Malaysia, Singapore, at Thailand. Eh, lagi naman nating sinasabi na mala Singapore na ang Pilipinas ng panahon ni Duterte. Singapore po yung green na linya dito sa graph at pinapakita na mataas ang score niya. Ibig sabihin, epektibo ang kanyang government sa pag-control ng korupsyon sa kanilang bansa. Nasaan po yung Pilipinas? Pakihanap. Ito yung pulang linya. Tayo po yung kolela. Tayo yung perceived as the most corrupt nation among the ASEAN 5. Nag-i-improve na sana mula 2010 to 2014. Pero nangyari ang 2016 eh. So anong nangyayari? Anong nakikita nyo dun sa graph? Tayo pa rin yung pinakabababa ang score tungkol sa control of corruption. Anong ibig sabihin yan? Hindi tayo epektibo sa pag-control ng korupsyon. So yung nagsasabi na bumaba o nawala ang korupsyon ng panahon ni Duterte, fake news po yan. Disinformation. O, di ba mga bata helmet, paano naman na hindi kayo mayayamot? Kayamot-yamot. Sino ba yung mga nagpapakalat dyan na bumaba daw ano? Video Cooper? Bumaba daw ang ano? Korupsyon. Korupsyon? Nung panahon na yun. Tatay Diggs nila. Pero ayan, nilapasan tuloy kayo ni Prof. Doc Shelo Magno ng katotohanan. Masasampal kayo ng katotohanan. Sampalin talaga kayo ng katotohanan. Pero kasi nga mga kabatang helmet, no, grabe talaga yung iba sa mga kababayan natin na patuloy pa rin nagpapalaganap ng disinformation, ng fake news, misinformation, para lang pagtakpan ng kung ano-ano. Pero ayan nga, no, sabi nga ni Prof. Doc Shelo Magno, saan ba bumaba, Bujuga Per? Ito yung sinasabing bumaba ang korupsyon noon. Si Lorna! Si Lorna na naman! Saka si Bata! Yung mga kasamahan mong diehard na yan. Oo, diehard na diehard sila. O, di ba? Kakaloka. Pwede ka na maglakad dyan. Pero ayun nga, mga batang helmet. This me, yung Marimar. Huwag na tayo magbulag-bulagan. I-comment down below nyo na kung ano yung masasabi nyo about dyan. Pero this me, yun. No? Hanggang ngayon, ramdam natin ang korupsyon. Dahil pahirap ng pahirap ang buhay ng mga Pilipino. Paano natin masasabi yun? So, pataas na pataas yung bilihin eh, di ba, Bidyo Gapper? Oo, pakunti ng pakunti yung ulam na binibili mo. Kaya nga. Okay, mga batang helmet, stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Sabi nga sa buhay niya, nag-helmet din ang buhay, keeps getting better every day. God bless everyone. Bye! Ay, nako. Huwag niyo kasing gigigiling si Doc Shelo. Kaya nga eh. Tampal talaga kayo ng katotohanan. Tampal talaga.